Ito po yung update sa monitoring at galaw ng PNP at ng DILG tungkol ho sa mga warrant of arrest laban kay Kibuloy at iba pa. Pakinggan natin itong interview at pahayag ni Secretary Benhor Abalos ng DILG. Ibig sabihin, kumaga, malapit na ba natin siyang mahanap? One thing is certain, no? Maraming impormasyon, maraming gumagalaw. Ito yung sanib persa ng police at ng military. Sabay-sabay na ito eh. So all of the things na sinasabi nila kung nasaan, all of these are being checked even way before. No? Kaya kung nasabi yung lumiliit na ang mundo para kay Pastor. Dahil sooner or later talagang mahahanap na siya and we would have to face, of course, the court na nag-issue nito, itong warrant na ito. Kumusta po ang manhunt operations? So far, okay naman. May mga reports, no, which I cannot divulge, pero tuloy-tuloy po ito. Walang tigil po ito. Tuloy-tuloy po ito. Sir, may binago ba sa strategy ng paghahanap? Kasi si Miss Pauline Canada, nahanap siya sa bahay niya lang mismo. So, well, ganun nga eh. Kaya iisipin nyo, no? Magtatago, baka nasa abroad, baka nasa ibang isla, o baka na isang island, no? Luzon, Visayas, Mindanao, kung nasaan pa siya. Yung pala, nasa tabing bahay lang. No? Diba? Ganun na nangyari dito eh. And anything is possible. Walang imposible sa pagtatago. Maaaring malayo, maaaring nasa tabi-tabi mo lang. No? Kaya nga, ito'y lahat bin-verify po ito. No? But one thing I could assure you at masasabi ko po sa mga nakikinig ngayon, hindi ko kami hihinto rito. Maski anong patikos ang gawin pa, okay lang yun, natural yun, naunawaan ko yun. Alam kong passion eh. Kaliwat ka rin ang passion sa akin. Natural lang yun. Naunawaan ko yan. Galit kayo sa akin. Kaya ko po yan. Pero sana maunawaan nyo rin para sa amin. Trabaho lang ito. Merong warrant yung tao, kinakailangan iserve namin yung warrant. Isipin nyo na lang, kung lahat na may warrant ay hindi namin maiserve, ano mangyayari sa ating bansa? Ganun lang po kasimple yan. Ayun, so maliwanag. Isipin daw natin na kung sakaling lahat ng may warrant at pares ay ibabaliwala at hindi mahuli, ano mangyayari sa ating bansa? O, ito to yun, kasi parang walang batas at walang gobyerno pagkaganon. So, madalit sabi, dinidin po ni Secretary Abalos, trabaho lang. May court order na dapat nasundin at gagawin ito ng pulis, ng militar, at ng buong pamahalaan. So, ayan po, hindi po nagbago. Talagang yan ang paninindigan ng gobyerno. Hanapin ang kampo, ang grupo ni Kibuloy. Apat, si Kibuloy, tsaka yung apat pa. Yung isa kasi nahuli na nga eh. Ayan o, inamin ulit niya na patuloy nakakatanggap sila ng mga impormasyon galing po sa mga nagbibigay yung mga impormante sa hindi naman po pwedeng i-reveal yan o hindi pwedeng banggitin ang pangalan. Kasi yan po yung usapan dyan eh. Sino man ang makapagtuturo at magiging positibo, siya makakatanggap ng reward, money, pero hindi ho ipapakilala at hindi makikilala ng kahit sino ang impormante. Kaya nga yung mga impormante niya ng pamahalaan, posibleng nasa loob ng kampo ni Kibuloy o nasa labas ng kampo ni Kibuloy o kung saan man siya nakatira, dun mismo sa bahay kung saan siya nakatira o kung saan man nandoon, posibleng yun ang magbibigay ng impormasyon. Sa social media at iba pang sitwasyon. Kasi nga, 10 million ang reward money kay Kibuloy. 1 million each yung apat pang hinahanap. Ayun. So, buhay na buhay po ang reward money. Yung unang report na maaaring madagdagan, nandun pa rin po yun. Kasi yung pagdadagdag ng reward, ang idadagdag ng perang yan, igaling na sa gobyerno. So, hindi ho ganun kadaling i-release yan, hindi ganun kadaling desisyonan. Pero, isang option yon. Kung hindi pa mahuhuli sa lalong madaling panahon, ay magdadagdag ng reward money. Ayan na po. So, yun talaga eh. Ayan na sinabi niya. Hindi pwede na ang gobyerno o ibabaliwala ito kung may court order o warrant of arrest kasi masamang president. Yan na sinasabi ko nung araw pa. Masamang halimbawa na yung ating batas ay paglalaruan, tataguan, at ang mga court order ay hindi irerespeto, dapat irespeto. Yan ang gustong palabasin. Kung hindi nirerespeto ng akusado, ay ipatutupad ng Executive Department through PNP at DLG ang mga court order bilang pagtalima sa proseso ng paghahanap ng hustisya.
Not guilty pa rin po, inosente pa rin si Kibuloy at kanyang kasamahan. Kaya lang ho akusado na dapat harapin. Pero ayaw harapin, kaya siya ay pinaghahanap. At yung paniniwala ho ng pamahalaan, hindi magtatagal, babagsak at babagsak din yan sa kamay ng batas. Kasi nga po, malaking-malaking tulong po ang reward money. Nasampulan na nga, sipulin niya eh. Nilabas yung warrant of arrest, yung reward money ng Tuesday, Wednesday, nahuli na eh. 24 hours, nahuli na. Pagdating ng Huwebes, naipresenta na agad sa media dito sa Maynila. Di ba? Nagireklamo pa yung mga abogado dahil tinago raw. Parte ng strategy yan ng gobyerno. Kung lumampas man after 6 hours, ibang issue na yan. Importante na huli at naipakita sa publiko bilang accomplishment. Okay? Tingnan natin, malay nyo. Malay nyo, hindi ko inuunahan, hindi ko sinasabi. Malay nyo, bago magsona, may mga mahuli pa, may mag-surrender. Marami ho yung mga wanted na yan eh. Marami po yung mga puganting yan, marami po yung mga pinaghahanap na yan. Di ba? Kung kay susuko bago magsona, di mas maganda. Pero kung hindi, magpapatuloy po at hindi naman na-atras ang ating pamahalaan. At yun po yung maganda, suportahan natin. Ulitin ko, yun pong reward money, intact na intact yan. At welcome sa PNP, sa anumang pamamaraan ng pagbibigay nyo ng impormasyon sa pinakamalapit na presinto ng pulis. Ang impormasyon o kahit na sinong kilala niyong pulis, sabihin niyo na kayo yung kung saan na ito nandoon at kayo po ang makakatanggap ng reward money yan. Sa hirap ng buhay ngayon, malaking tulong ang 10 million pesos. Kung maituro mo lahat yung natitira, di 14 million yan. Di ba? Kaya nga, tagaloob at tagalabas ang impormante na ngayon ng Philippine National Police. Inuulit natin, huwag kayong magagalit kasi alam ko magagalit yan yung mga taga-support at followers nila kasi iba ang kailang paniniwala, pero hindi po yung inyong paniniwala. Hindi po yung inyong mga basihan ang susundin ng gobyerno. Ang gobyerno ay susunod sa batas. Ang gobyerno ay may basihan sa galawan. Hindi susuko kailanman ang gobyerno sa isang organization. Hindi susuko ang gobyerno sa isang grupo, lalo na ho kung meron ng warrant of arrest. Kasi alam kaya ko dinidiin yan kasi magkaibang magkaiba, magkalayo eh. Sabi ng gobyerno, may karapatan sila, under the law, totoo naman yon. Sabi ng kabilang grupo, walang batas sa amin, hindi kami naniniwala sa inyo, harassment ng ito, hindi na, kung ano-ano mga sinasabi nila, kaya nga magkalayo, hindi kayo masusunod. Gobyerno, kaya nga may Estado, gobyerno, ang mamamayan, ang gobyerno, ang batas, ang dapat sundin ng gobyerno, para sa hostisya, para sa taong bayan. Dahil ang gobyernong nakaupo ngayon at kahit na sinong gobyerno, nagpapatupad lang ng batas para sa tao, para sa bayan. Hindi pwedeng matalo, magpatalo at maniwala ang gobyerno sa paniniwala ng mga akusado, paniniwala ng konsino. Sa korte kayo magpaliwanag. Di ba may kasabihan? O sa presinto ka magpaliwanag. Ito ngayon, hindi na presinto. Sa korte ka magpaliwanag kasi ang pulis, huhulihin ka lang. Walang karapatan ng pulis na sabihin guilty ka o not guilty. Sila inutusan lang hulihin ka at ang korte ang magsasabi, doon ka magpaliwanag ng iyong argumento at pagpapatunay na inosente kayo.